Hi guys, so tutuloy natin yung kwento. Sa part 1, yung last na nasabi ko is nag-report yung dati kong mga boss sa police na nawawala nga ako. Tapos, tinanong nila kung saan daw ba galing, sa Saudi. So sabi nila wala daw silang magagawa. Kung ganun. Kung galing daw sa Saudi, di doon nila hanapin kasi responsibilidad nila yon. At the same time, tinanong din ng mga police kung may ninakaw ba siya, may nawala ba. Eh, sabi nila wala naman daw. Wala naman talaga akong ninakaw. Wala naman talaga akong kinuha. Umalis lang naman ako. Tumakas lang. So, sa loob ng isang buwan na yun, naisip ko na hindi ako makaka-uwi. Hindi ko makakita yung mga anak ko. Yung tatay ko, operahan, hindi ko man lang makamusta. Para bang nag-sink in sa akin na, ay, eto nga, eto na, eto na yun. Tinatanong ko sa sarili ko na tama ba yung ginawa ko na pag-alis? Tama ba na tumakas ako sa kanila? Ganun yung nararamdaman ko kasi wala akong iniisang kamag-anak dito. Tapos doon pa ako nakatira doon sa Scottish na yun na nagtrabaho ko sa kanya bilang katulong. So, nakakalungkot kasi iniisip mo, hindi ka makalabas kasi pag lumabas ka, natatakot kang lumabas dahil baka makasalubong mo yung dati mong boss, may makakakilala sa'yo, o di kaya uling ka ng pulis dahil hindi mo naman alam kung ano ba talaga yung status mo. Kasi, ang alam mo lang, tumakas ka, ganun lang. So, one time, namasyal ako dun sa park na dating pinupuntahan namin. Tapos nakakita ko ng mga Pilipina. Tinanong ako nila, sabi niya, asan ka na? Sabi ko, tumakas na ako dun sa dati kong amo. Sabi ko, nakatira ako dun sa yung isang Scottish. Tapos tinanong ko sila, uy, ano ba yun? Hindi na ba talaga pwedeng mag-renew ng visa? Kasi sabi nung Scottish na tinitiran ko, wala na daw pag-asa. Sabi ng isang Pilipina, ay hindi. Yun. Kaya ang gawin, pupunta ka ng embassy, mag-declare ka ng lost passport kasi wala ka namang passport. Tapos, pagkatapos nun, i-re-resign ka nila ng passport. So, ang ginawa ko, umuwi ako dun. Tapos, nagpaalam ako, sabi ko sa kanya, nagsinungaling ka sa akin. Alam ko na pwede pala akong mag-renew ng visa. Pero, ang sabi mo, hindi na pwede. Sabi ko, nagtiwala ako sa'yo. In other way, sabi ko ganun, papasalamat pa rin ako sa'yo dahil tinulungan mo ko. Pero sana, hindi ka nag-lie sa akin. So, nangyari, umalis ako. Tumira ako sa isang Pilipina. Mahirap pala talaga yung walang-wala ka sa mga time na yon. Yung hindi ka makapagpadala, hindi ka makapagbigay sa mga anak mo, hindi ka makatap. Mahirap kasi ultimo yung pabili mo ng sanitary napkin. Wala ka, manghihingi ka. Dahil, tagal na wala ka pang trabaho. Tinapay, gusto mo kumain ng tinapay, mag-aantay ka na lang kung bibigyan ka o hindi. Yung mga simpleng mga bagay na sana ibinibigay lang sa'yo ng kusa, pero sa ibang tao, ang hirap-hirap nilang gawin yon. Kaya nga, sabi ko, kung ako, one of this day, sabi ko ganun, kung meron man ako makikita sa mga amo nila na kailangan din ng tulungan, sabi ko hindi ko na kailangan na mangingi pa sila, basta meron lang ako. Yun lang ang sinasabi ko sa sarili ko kasi ang hirap talaga ng walang wala ka. Tapos yun ba, walang wala ka na nga, maaalala pa yung mga anak mo na nandun sa Pilipinas na hindi mo nakakausap. Yung pinakamasakit na nararamdaman mo, yung mga anak mo na inisip mo na kaya ka nandito dahil sa kanila, kaya kailangan tatagan mo yung loob mo.
isipin mo lang na malalagpasan mo to, malalagpasan. So, tumira ako na sa dating Pilipina. Niyaya ako ng anak niya, walang sahod, naglinis ng bahay, nagluluto. Hanggang sa yung mabait na Pilipina na tumulong sa akin, nahanapan, maghanap ng trabaho. So, nakakita ako ng trabaho. Ano yun, September, nakakuha ako ng boss na willing na tumulong na mag-renew ako ng visa. So, ang ginawa namin, nung papunta na ako ng embassy, nakukunin ko na yung passport ko kasi nag-apply ako ng panibagong passport. Luckily, ewan ko kung anong nangyari. God's will talaga. Nang pumunta ako ng embassy, nang kinukuha ko na yung passport na in-apply ko, sabi dun sa reception, ka ba yung ano, galing ng Saudi? Anong pangalan mo? So, yun nga, sinabi ko pangalan ko. Andito yung ano mo, passport mo, ibinalik. So, nagulat ako, bakit na ibalik? Binalik yung passport mo, so hindi ko na kailangang mag-renew ng passport at mag-apply ng visa that time. So, kinontinue ko, kasi nandun yung visa ko, nakatatak sa passport eh. So, binigay nila sa akin yung passport. Ang nangyari na lang, nung December, nung maglalapse na, matatapos na yung visa ko, sa ako, September, nag-apply na ako ng visa. In-apply ko na yung visa ko bago mag-expire. Tapos, binayaran ko slowly lang hanggang sa matapos ko yung mabayaran yung visa ko. Tapos, sa awa naman ng Diyos, slowly, nakapagpadala na ako ng Pilipinas. Kasi, noon, mga time na yon, yung kapanahon ko, 2007, napunta ako rito, okay pa yung mga tumatakas. Wala pang restriction yon. Pag tumakas ka, pwede ka makapaghanap ng amo dito. Tapos magre-renew ka ng visa mo, kung may makakita kang amo. Ngayon, last 2012, ang nangyari kasi, binago nila yung rules na kapag may kasamang domestic helper o makatulong yung mga taga-ibang bansa pupunta rito, hindi na sila pwedeng magstay dito, hindi na sila pwedeng tumakas dahil wala nang renewal of visa. Kung mag-expire yung visa nila, babalik sila doon sa place na pupunta, na pinanggalingan nila, at doon sila magre-renew ng visa. So, hindi na sila kasing luwag noon na pwede kang magstay hanggang gusto mo makapag-renew. Wala na yun ngayon. Kaya, naswerte talaga ako na nakapunta ako rito. At saka, ano talaga ng Diyos, na planado na talaga. At saka, kailangan lang talaga yung malakas ang loob mo. Lakasan lang ng loob, kasi pag mahina ang loob mo, walay. Ikaw din na matatalo. So, yun yung mga pangyayari. Yun yung part 2 ng kwento. At doon natapos. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Citizen ako. At saka, nandito na yung mga anak ko. Huwag niyo kalilimutang mag-like and subscribe. So, salamat sa inyo lahat. At salamat sa panunod at pakikinig. See you next sa vlog ko. Salamat!